Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Raftik DIY Agritronics. Ngayong umaga, i-update ko kayo regarding sa ating wall garden. Pero bago ang lahat, batiin ko muna kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito na po yung ating wall garden. So makikita nyo na they are looking good, yung ating mga tanim na lettuce. And then, babanggitin ko rin sa inyo yung ating mga naging problema dito sa ating wall garden. Tatalakayin natin kung ano yung mga remedies na ginawa natin dun sa mga problema na na-encounter natin dito sa ating wall garden. So marami pong salamat sa inyong pag-subscribe. Ito na yung mga tanim natin dito sa ating wall garden. So, they are looking good. Pero may problema tayong na-encounter dito. Kasi nga from 6 a.m. to 3 p.m. mayroon silang sufficient sunlight. Kaya over yung kanyang sunlight. Kaya ginawa natin itong mga dating nakatanim doon sa ating existing na garden doon sa kabila. Nilipat natin dito. Kasi nga yung mga nakatanim dito na mga romaine lettuce nagiging bansot dahil sobra sa sunlight. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura niya. So ito ring mga to, itong mga red solar, hindi masyadong lumalaki, and then masyado siyang red kasi nga sobra siya sa sunlight. Kaya nilipat natin dito itong mga tanim natin na mga Ultima na mataas yung requirements niya sa sunlight. Nilipat natin dito sa ating wall garden. Itong mga red solar na to, galing ito sa existing natin na ano, yung old natin na garden doon sa taas. And then nilipat natin siya dito kasi nga nagiging green na yung dahon niya instead na red. Although magto 2 weeks na siya dito. So nagiging red na rin lang yung kanyang mga dahon. Pero yung mga nandun sa taas na romaine lettuce, hinayaan natin siya dyan para makita natin yung magiging resulta pagka sobra sa sunlight yung ating tanim na romaine. Although yung iba, nilipat natin dun sa kabila na kulang sa sunlight. So yun yung isang na-encounter natin na problema dito. It's either magtatanim ako dito ng ganitong variety na malakas sa sunlight, na matakaw sa sunlight, or stick pa rin ako dun sa romaine pero ililipat ko siya dun sa existing natin na garden sa taas. Nag-alternate sila dun sa mga tanim natin dun sa taas na kulang sa sunlight. Kasi nga maganda yung resulta nung pinagpalit ko yung galing dito at saka yung galing doon sa itaas. And then, ayan o, may mga insekto rin na dumadako dito sa ating mga tanim kasi nga wala siyang fine mesh net na nakalagay. Kaya balak ko rin na lagyan siya ng fine mesh net. And then yun na rin yung magiging shading ng ating mga tanim. Pagkita ko sa inyo kung ano yung itsura nung sobra sa sunlight. Kukuha tayo ng isa nating tanim na romaine. Ano lang. So alas 10 ngayon ng umaga. Kaya medyo lanta. So ito yung sobra sa sunlight. Makikita nyo, dark green yung kanyang kulay. And then, maiksi yung dahon na makakapal. So, sobra siya sa sunlight. Pero, sa temperature, maganda yung temperature niya. And then, maganda rin yung kanyang root system. Pero once na hindi maganda yung kanyang root system, and then yung temperature, magkakaroon na ito ng deep burn. And then syempre yung atin ring
nutrient solution na NutriHydro. And then yung ating foliar na growth nutrient ni NutriHydro din. Kaya hindi siya tinatamaan ng tip burn kahit na sobra siya sa sunlight. Yun nga lang, medyo bansot siya. Pag mga ganito na yung mga tanim nyo, na hindi siya masyadong malaki. Ayan. Although medyo malaki na rin, pero hindi ganito yung kanyang talagang sukat. Compare natin ito sa doon sa nasa itaas na nilipat natin. So yan yung tsura ng sobra sa sunlight. Maiksi yung dahon na makakapal na malapad. Pero pagka mataas yung temperature, hindi maganda yung kanyang roots. And then yung ating nutrient solution ay hindi rin maganda. Magkakaroon ng tip burn. Kasi nga kulang sa calcium dito sa leaves pagka hindi maganda yung roots ng ating tanim. And then kung makikita nyo yung mga pino na ugat dyan sa may mga butas, and yung mga nag-absorb ng oxygen. Yan. Kaya importante na maganda yung butas ng inyong cup para maganda rin yung paglabas ng mga roots na inyong mga halaman. So compare natin ito doon sa itaas na tama lang sa sunlight. So ito na yung ating mga tanim. Ito yung galing sa ating wall garden na sobra sa sunlight. And then na romaine. Ito naman yung red solar na galing doon sa ating wall garden din, na sobra din sa sunlight. Ito naman yung dito sa ating existing na garden. Sandun pa yung iba na supposed to be red yung kanilang kulay, pero nagiging green na siya kasi nga kulang siya sa sunlight. So yung dating dahon niya doon, nung galing siya doon sa wall, ganyan ka-red yung kanyang dahon. Kaya nilipat natin siya dito sa itaas. Pinag-alternate natin dito sa isa na galing din dito. Ito galing dito sa ating old na garden na nilagay natin doon sa wall garden. Ito naman galing doon sa wall garden na nilagay natin siya dito. So mukhang kailangan natin siyang ibalik doon. At din ito naman, ibalik natin siya dito sa ating old na garden. And then ito yung galing doon sa ating wall garden na nilagay na natin dito sa ating old na garden. So makikita nyo yung size niya. Maliit ito kasi nga sobra siya sa sunlight. Ito naman sakto na lang yung sunlight para sa kanya. Kaya humaba na siya. And then makapal pa rin yung kanyang mga stem dito sa kanyang mga leaves. Yan. Yan. Itong mga nag-yellow, okay lang itong mga to. Mga old na leaves. Yan yung ating tanim. So bigitan nyo yung kanyang roots. May mga air roots dyan sa mga butas, kaya hindi siya nagkaroon ng tip burn kasi nga maganda yung kanyang roots. Then yung nutrient solution ni NutriHydro yung gamit natin, at saka yung foliar na growth nutrient. So magiging prone kasi sa tip burn pagka excessive yung sunlight. Yan. At yung comparison. Yan, punong-puno siya ng dahon pero may iksi. Ito naman, marami rin siyang dahon pero mahahaba. And then kukuha ako ng tanim na hindi na nailipat dito. So naman yung tanim natin na
steady dito sa ating old na garden. Pahaba yung kanyang mga dahon na medyo payat. Kasi naghahanap siya ng sunlight. Ayan. Ating comparison ng ating mga tanim. Yan, mas mahaba na naman yung kanyang mga dahon kumpara dito sa galing sa ating wall garden na na-experience na magkaroon ng maraming sunlight and then nabawasan nung malaki na siya. And then ito naman yung steady doon. Continuous yung sobrang sunlight sa kanya. Kaya maiksi naman yung kanyang mga dahon. So pagka na-observe nyo na ganito yung inyong mga tanim, saka na kayo mag-apply ng shading. Yan. Ito maganda na lagyan ito ng shading 2 weeks or maybe 1 week before harvest para humaba pa yung kanyang mga dahon tulad nito. Yan. So yan yung update natin sa ating mga tanim doon sa ating wall garden at saka dito rin sa ating old na garden. And then isa pa pala, ito pa yung iba pa na galing doon sa ating wall garden. Makikita nyo mayroon ding leaf miner doon sa ating wall garden. Pero ito lang yung kinain niya, yung old na leaf. Hindi na niya kinain itong mga bago kasi nga mapait na para sa kanya sa mga leaf miner pagka healthy na yung mga dahon. And then na-sprayan ito ng foliar kaya hindi na ginusto ng leaf miner. Maraming salamat sa inyong panonood. Please continue to subscribe to our YouTube channel, Rough Techie DIY Agritronics. Thank you and God bless.